Good day mga kamaster, welcome back to my channel. It's me again, your master driver. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mabilis matuto mag-drive ng manual transmission na sasakyan. Isang paalala lang mga kamaster, bago tayo magmaneho ng isang sasakyan, kailangan lagi natin dala yung ating driver's license at lalong-lalo na i-check natin na hindi ito expired. So ngayon mga driver's license, every 5 years na po ang expiration. At sa mga baguhang driver na gustong matutong mag-drive, bago po kayo mag-practice driving, kailangan makakuha kayo ng student license sa NTO office para sa ganun legal po na mag-practice driving kayo na may hawak kayong student license. At kung marunong na kayo pero student license pa rin yung hawak nyo kasi 5 to 6 months po bago natin na ma-transfer yan to professional at marunong na kayo magda-drive, bawal pa rin po na mag-solo driving kayo na ang dala nyo ay student license. Kailangan pag nag-drive kayo, may kasama pa rin kayong professional driver na nag-guide sa inyo. Kahit na marunong na kayo mag-drive, pero student license pa po yung dala nyo, bawal na bawal pa po kayong drive sa mga highway. Una mga kamaster, bago tayo mag-drive ng sasakyan, bago natin patakbuhin, kailangan isiset muna natin yung ating pagkaupo. Kailangan pag-apak natin ng clutch, abot natin ng paa natin yung full clutch at saka hindi masyadong tuwid yung paa mo pag nag-apak tayo ng clutch. So kailangan i-adjust natin para may maayos yung pagkaapak natin, hindi masyadong malayo tayo sa pag-apak ng clutch. Kailangan pag nag-full clutch, meron pang kahit pa paano may extra pa na pwede mo pa siyang itulak para hindi kayo mangangawit sa pag-apak ng clutch. Pangalawa, kailangan yung sandalan ng upuan, kailangan ma-check mo yan. Huwag naman masyadong nakaganon pag nagmamaneho kasi pagbabaan nyo ng sasakyan, baka kuba na kayo. So, kailangan hanapin nyo yung yung komportable kayo sa pag-upo. Kailangan pag nag-drive, komportable tayo. No? Sunod naman, kailangan naka-seatbelt tayo. Lagi natin ugaliin pag nagmamaneho tayo, kailangan naka-seatbelt. No? Seatbelt po tayo. Lagi natin ugaliin pag tayo ay nagmamaneho. Huwag tayo munang aandar hanggat hindi tayo nakakabit ng seatbelt. Sunod naman yung ating cambio, no? May nakasulat dito na palatandaan kung saan yung first gear, second gear. So ito naman ngayon yung kadalasan, no? Yung mga cambio may nakasulat po dyan. Guide po yan. So ito, ang first gear nito nasa kaliwa, hawiin nyo po yan, pasok nyo, para tulak nyo pa taas, first gear po yan, second gear, mag third gear, hayaan nyo lang nakatayo yan, itulak nyo sa papunta doon sa unahan, tapos pag fourth gear, hayaan nyo lang yan, tapos atake nyo sa pababa, tapos fifth gear. Para sa mga baguhan, first gear lang muna tayo, no? Na importante po sa mga baguhan na matuto tayo ng first gear. Kasi yung second gear, tsaka third gear, fourth gear hanggang sixth gear,
madali na lang po yan pag tumakbo na po yung sasakyan, hindi po mahirap. Ang mahirap lang po yung i-practice natin yung first gear. Once na makahinto yung sasakyan, lagi po natin ilagay ang gear natin sa number 1, no? At sunod naman yung ating handbrake, no? Pag naka-traffic tayo, nakahinto, ginagamit po natin yung handbrake na yan. Eh, hindi lang tayo lagi nakaapak yung paa natin sa preno, pwede natin gamitin yung handbrake. Paano i-unlock yung handbrake, no? Pwede natin iangat konti. Idiin natin yung dulo na yan para ma-unlock siya. Tapos ibaba. Pag nag-handbrake naman, atakin lang yan siya pataas, no? At kung under pa yung sasakyan, atakin nyo pa. Baka hindi pa masyadong kumapit yung handbrake. At kung i-release natin, pisilin nyo lang po yan. May maliit, tapos ibaba nyo. Yan po ang pag-release ng handbrake. So ngayon mga kamaster, ituturo ko sa inyo kung saan yung clutch. So yung clutch, nasa kaliwa po. Yan po yung clutch. So bago tayo bago natin ipasok yung first gear, kailangan naka-full clutch po tayo bago siya papasok yung gear natin. So kailangan apakan natin yan. So ito yung clutch. Tapos ngayon naman yung sa kanan, ito yung gas pedal, no? Yan yung RPM natin. Gusto natin mabilis ang pagtakbo, arangkada, yan, apakan natin yan. Pero dapat dahan-dahan lang pag sa mga baguhan. Tapos ngayon yung sa gitna, kailangan yung kanang paa ang gagamitin natin. Yan yung brake, no? Apakan natin yan. Naka-preno po tayo dyan. Slow down po, dahan-dahan lang preno, no? Wag nag-slow down, kailangan dahan-dahan lang yung apak ng preno. Ngayon mga kamaster, paano natin patakbuhin yung sasakyan? Una, apak tayo ng preno. I-release natin yung handbrake. Paano mag-release? Pisilin natin yan ng handbrake. Tapos ibaba. Pangalawa, full clutch natin. Hindi natin maipasok yung first gear hanggat di tayo mag full clutch. So, naka full clutch na. Sunod, first gear. First gear, hawi dito sa kaliwa. Tulak mo yung cambio pataas. First gear na po yan. So ngayon, dahan-dahan lang natin bitawan muna yung clutch, no? Dahan-dahan natin bitawan. At kung ma-feel na natin na medyo nanginginig na yung tunog ng makina, ibig sabihin yan yung tinatawag na biting point. So, ibig sabihin anytime pwede na mandar yung ating sasakyan, no? So ngayon dahan-dahan ko bitawan yung preno at dahan-dahan ko bitawan yung clutch, no? Half clutch lang bintawan ko na yung preno, no? Dahan-dahan ko bitawan yung clutch, tapos apakan ko konti yung gas, no? Para tumakbo. So yan, naka-steady, naka-half clutch po ako niyan, tumatakbo na yung kotse. Pag maganda na yung takbo, pwede mo na bitawan yung clutch. Yan, bitawan ko na, hindi ko nga pinag-inasan, pero tumakbo siya. So, ganun lang kadali mga kumaster. Kailangan paghinto na ang preno, full clutch ka ulit para hindi mamatay yung andar ang makina, no? Kasi pag naka-gear po tayo, tapos hindi tayo aapak ng clutch, naka-preno ka lang, mamamatay po yan. So, kailangan pag-apak ng clutch, neutral. Bitaw ng clutch. So, naka-preno lang po tayo, hindi po yan tatakbo. So, ganun lang po pag
una natin magpatako, lalo na sa mga beginners gustong matuto mag-drive. Half clutch lang po ang gagawin natin. Dahan-dahan mo bitawan yung clutch. Tapos kunting pitik lang ng gas, tatakbo na po yung sasakyan. Sunod mga kamaser, turo ko naman sa inyo kung paano mag change gear. Halimbawa, first gear, second gear, hanggang third gear. Hanggang third gear lang muna mga kamaser, kasi baguhan pa lang po tayo. Basta practice driving, dahan-dahan lang. Mahirap po mabilis, baka didiritso po tayo dyan. So, ulit, gawin natin yung una kanina. Every time na maghinto yung sasakyan, kailangan balik tayo sa first gear. So, una, pack tayo ng preno, release ng handbrake, full clutch, laging full clutch, first gear, hawi sa kaliwa, hawiin natin yan, first gear, tulak paharap. Ngayon, dahan-dahan natin bitawan yung clutch, hanapin natin yung biting point, yung manginginig na yung sasakyan. Pag manginig na, yan na po yan. Hindi na po yan na thrust. So ngayon, dahan-dahan ko bitawan yung preno, yung clutch. Clutch lang, gasan ko konti kasi medyo paakit yung ano, daan. So first gear po yan, dahan-dahan ko na bitawan yung clutch, no? Yung gas, hindi ko bitawan ko muna pero tumatakbo pa rin yan. So ngayon, kakaliwa tayo, signal ko tayo, no? Preno konti, slow down, full clutch, kasi papasok tayo na intersection ngayon. Hapakan natin yung clutch, dahan-dahan bitaw. Pag bitaw, dahan-dahan, gasan natin kasi paakyat. Yan. So pag diinan natin yan, pag umabot ng 1500 RPM na, pwede tayong mag-change gear, second gear. So ang gagawin natin, full clutch, bitawan ng gas, pasok ng second gear, dahan-dahan bitaw ang gas. Yan, second gear po yan. Ngayon, pag hapakan natin yung gas at tumatakbo na tayo ng 20, pwede tayong mag-change gear, hapak full clutch. Tulak lang diretso, bitaw ng gas. May hams, brain, clutch, no? Yan, practicein natin yan sa mga baguhan. Full clutch, nakapreno, dahan-dahan bitaw konti ng gas, no? Dahan-dahan bitaw ng clutch hanggang manginginig yung sasakyan. Tapos lipat ka agad natin yung paa natin sa gas, yung paan natin sa kanan, yung nakapreno, para hindi atras. Tapos dahan-dahan half clutch, dahan-dahan bitaw ng clutch. Yan, nakabitaw na. Ayan, kakanan tayo, lalabas tayo sa highway. So hapak uli ng clutch para hindi mamatay. Gasan konti, dahan-dahan bitaw ng clutch. So bago tayo kakanan, signal tayo para alam ng makasalubong natin. Tapos dahan-dahan lang clutch, hapak uli ng clutch din para hindi mamatay. Yan, tumakbo na po yan. No, naka first gear. So first gear, dahan-dahan natin bitawan yung clutch. Tapos gasan. Pag gas, change gear. Full clutch, bitaw ng gas cylinder. Change gear. Atak pa baba. Bitaw ng clutch. Dahan-dahan. Di na yan mamamatay kahit di mo pa gasan. Palusong
pwede tayong maxic third gear, full clutch, neutral, tulak mo pataas, third gear po yan, dahan-dahan na bitaw ng clutch, no? Gasan mo nyo hapak ng gasoline dator. Yan, ganun lang pag nagda-drive. Pag slow down, napakunti ng preno. Ayun, bagal yung takbo, full clutch, second gear. Yan po ang tinatawag na low gear, no? Balik tayo sa second gear kasi mabagal na yung takbo natin. So pag naka low gear tayo, madali lang po mag low gear kasi pag naka change gear ka na, naka low gear ka na pa second gear, tapos tumatakbo pa naman yan eh, dahan-dahan mo lang bitawan yung clutch, hindi po yan namamatay yung ano, makina kayo, mabilis lang, madali lang po. Basta pag nakatakbo na yung sasakyan, first gear, second gear, third gear, madali na po yan. So pag nag-hinto ka, preno, slow down, full clutch, neutral, tapos bitawan ng clutch, yan na. So ngayon mga kamaster, pakita niyo naman sa inyo kung pag nag-practice kayo tapos naka first gear tapos binitawan niyo yung clutch, mamamatay po yung under ng sasakyan, mamamatayan po tayo. So kailangan nag-apak po tayo ng clutch at saka naka-neutral para hindi mamatay yung makina. So pwede natin subukan full clutch, naka first gear po yan, no? For example, patakbuhin natin tapos hindi tayo makaapak ng clutch tapos naka preno lang tayo, ang mangyari po nyan, mamamatay po yung andar ng yung tunog ng sasakyan. So preno, half clutch, patakbuhin natin siya. Yan, bitaw kunti ng clutch. Pagbitaw mo ng clutch, naka first gear yan. Tapos, hindi tayo makapag clutch preno. Yan. Yan po yung mangyayari pag hindi tayo makapag clutch. So, kailangan pag once na mag-apak tayo ng preno at hihinto tayo, kailangan naka full clutch tayo tapos naka neutral para hindi mamatay yung andar ng makina. So try natin, start ulit. Yan, start po yan. At kung mag start pala kayo ng sasakyan, kadalasan ngayon mga design ng mga sasakyan, bago nyo mapastart yung sasakyan, kailangan naka full clutch kayo, saka nyo susian para umandar. Ngayon, kung susian nyo lang yan, kahit anong susi nyo dyan, hindi nyo inapakan yung clutch, hindi po yan siya mag-start yung makina. So, kailangan naka-apak po tayo. So ngayon, try ulit natin patakbuhin ng first gear. Medyo paakyat kunti yung daan para talaga matuto kayo, no? So full clutch, nakapreno ako. First gear. Hawi sa kaliwa tapos tulak taas, first gear. So medyo paakyat po, akyatin po konti yung kalsada. So kailangan hindi siya atras. So gawin natin half clutch, no? Hintayin natin uli makarating sa biting point niya para hindi siya atras. Pag nanginig na konti yung yan, o nanginig na yan, o. Pag nasobrahan nyo, pwede nyo ibalik ulitin pagtulak yung clutch. Kasi pag nasobrahan yan,
Yan, oh, subukan natin sobrahan. Kan. Pag sobrahan yan, oh, yan, oh, mamamatayan po tayo pag nasobra bitaw ng clutch. So yan, subukan natin pag-start. Pag nag-start kayo, tulak ng full clutch, start. Pag susi nyo, pitik lang yan. Pag umandar, bitawan nyo kaagad yung susi. Huwag nyong, ano, huwag nyong itulak pa rin yung susi kahit naka-andar na. Bitawan nyo lang yan. So ngayon, ulitin natin. Patakbuhin natin siya. Medyo akyat yung kalsada. Gagawin natin full clutch. Hawi sa kanan. Kaliwa. Tulak. First gear po yan. Naka full clutch. Tapos preno po kayo para hindi atras yung yung kotse. Dinadrive nyo. Dahan-dahan bitaw ng clutch. At clutch hanggang manginig. Yan po yung biting point niya. Yan, nanginig na. Pag nanginig, stop nyo dyan yung paa nyo. Tapos, apak agad ng gas. Kunting apak ng gas para tumakbo. Yan, nanginig na. Gasan, di ba? Tumakbo siya. Huwag nyo na masyadong idiin. Pag tumakbo na, bitaw ng clutch. Pag umandar na, bitaw na yung clutch. Kasi andar na yan eh. Hindi na po kayo mamamatayan yan. Yan. Hams, diretso lang kasi mabagal na eh. Tapos pag kumaliwa tayo, signal. Laging ugaliin signal pag kumaliwa o kakanan. Yan, hams uli. Slow down lang. Tayo, slow down. Pagpababa yung daan, hapak ng preno, pwede tayo mag full clutch. Tapos neutral. Ayan. Pag nahinto na, hindi na tayo mamatayan. Yan lang mga kamaster, mabilis lang po. Kung paano mag-drive ng manual transmission na sasakyan. At ito yung advantage mga kamaster. Pag kayo natuto sa manual transmission na sasakyan at na-drive kayo sa automatic na sasakyan, kayang-kaya nyo na po i-drive kasi alam nyo na po kung paano mag-drive ng manual. Pero pag natuto kayo sa matik na sasakyan, pag ipadrive kayo ng manual, hindi nyo po kaya. Hindi po nyo kaya mag-drive ng manual transmission pag automatic yung natuto nyo. Natutunan mag-drive. Pero pag manual transmission, kayang-kaya nyo po i-drive yung matik na sasakyan. Yan po yung advantage ng manual transmission. So ngayon, pag naka-park na tayo, lagi natin ugaliin naka full handbrake para hindi siya aandar o tatakbo na walang driver yung sasakyan. Hanggang dito na lang mga master. Salamat sa panonood at kung may natutunan kayo sa video ito, please like and subscribe to my YouTube channel. God bless and drive safe.